Tuluyan na bang iniwan itong si Rodrigo Duterte ang kanyang matalik na kaibigan na si Apollo Quiboloy? I don't think so. Alam niyo itong si Rodrigo Duterte, laban o bawi po ito sa kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po ilang beses na po nating napatunayan yan. At ang pinaka-latest po dyan, ang pagbawi niya sa kanyang akusasyon na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang adik at bangag, at pinagbantaan niya pa nga ito na kanyang malamang mapapatay kung siya po ay nasa pwesto pa o nanunungkulan pa bilang Pangulo ng Pilipinas. Like what had happened doon po sa mga libo-libong namatay sa drug war. Pero dito, sinasabi nitong si Rodrigo Duterte, as you see sa ating screen, yung headline po ng Rappler, "Just get yourself arrested." Yan po ang payo nitong si Duterte kay Quiboloy. Basahin po natin ang partikular ng balita, kasi nung February 27, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na tingin ko siya lang ang dating Pangulo na mahiling magpa-press conference. Halos buwan-buwan, nagpapa-press conference po ito. Ayaw yata talagang mawala sa politika. Ganun pa man, sinasabi niya na siya daw po ay magpapahinga na sa politika. Pero hindi po ganun ang nangyayari. Former President Rodrigo Duterte has advised his embattled friend, the controversial Davao-based preacher Apollo Quiboloy, to prepare for his arrest unless he changed his mind about defying a Senate panel that is investigating alleged abuses suffered by his former followers. Alam nyo, hindi lang naman po Senado ang nagpapatawag dito po kay Apollo Quiboloy. Ipinapatawag din po siya ng House of Representatives. Kaugnay naman po ito ng pagdinig doon sa di umano'y paglabag ng nito pong Suarasug Media Corporation sa kanilang prangkisa na Republic Act 11422. At makailang beses po siyang pinatawag nito pong House of Representatives, pero hindi po siya dumalo. Kaya napilitan na rin po itong isyuhan po siya ng supuena ad testificandum. Yan po ay kapangyarihan na iginawad sa ating Kongreso kasama po sa Senado, na ang sino mang talagang lantarang ayaw sumunod sa kautusan o pag-imbita bilang resource person ng Kongreso ay ipapatawag at mapipilitan kang humarap, dahil pag hindi ka pa humarap, ikaw po ay maaaring arestuhin ng ating mga otoridad. At maaaring ganyan po ang mangyari dito po kay Apollo Quiboloy, sapagkat ang pagpapatawag sa kanya ng Senado at ng Kongreso ay tahasan niya pong tinatanggihan. Pero susubukan pa rin po nating alamin yan sa darating po na March 5 at March 12. Ang March 5, ito po yung hearing ng committee nitong si Senator Risa Ontiveros, ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kung saan inaalegosyonan po siya, inaakusahan. Actually, hinusgahan na nga po nitong si Senator Risa Ontiveros na ito pong si Apollo Quiboloy ay nanggahasa at namolestya, naglabag po sa labor laws at ng human trafficking. Kaya sa parte na yon, parang medyo alanganin si Apollo Quiboloy, dahil yung kanyang pupuntahang komite ay hindi na po fair para sa kanya. Pero dito naman po sa House of Representatives, wala pong kaugnayan ito sa anumang krimen. Ang tinitingnan lamang po dito ay kung lumabag ba sa Republic Act 11422 ang Suarasug Media Corporation na sinasabing pag-aari daw po nitong si Apollo Quiboloy. Alin man sa dalawa na hindi niya pupuntahan, maaari pong magresulta ito sa indirect contempt. At ang kapangyarihan ng Kongreso for both houses ay makapag-issue ng warrant of arrest, and thereafter, i-implement po iyan ng ating authority. Kaya maaari talagang maaresto itong si Apollo Quiboloy. Ngunit ito naman po ay nagtatago na ayon mismo sa kanya. Ngunit sa paliwanag po ng kanyang abogado, siya daw po ay nag-iingat lamang. Mamaya, re-reactionan din po natin ang pahayag naman na yan nitong si Ferdinand Topacio, ang tumatayong lead counsel dito sa Pilipinas nitong si Apollo Quiboloy. Balikan po natin ang binabasa natin balita. Sabi po nitong si Rodrigo Duterte noong February 27 sa kanyang kaibigan, "Just get yourself arrested."
this is a free country. If you don't want to go there, then get yourself arrested. I will give him the free choice. In other words, mga tol, maaaring sinasabi nitong si Rodrigo Duterte na puntahan mo ang Senado. O kung hindi ka pupunta, eh maaari ka talagang maaresto. Similar, with the advice of our beloved President Bongbong Marcos, naharapin po nitong si Apollo Quiboloy ang mga kaso na o ang mga akusasyon na ibinabato po sa kanya partikular sa Senado. Kasi yan lamang daw po ang makapagpapababa sa sitwasyon o makakapagpalumanay doon sa kinakaharap niyang kontrobersiya sa harapan po ng publiko. Ngunit mas pinipili pa po nitong si Apollo Quiboloy na sa ngayon ay ayon sa kanyang abogado mag-ingat sa kanyang sarili. O, pakinggan po natin ang interview nitong ANC dito kay Attorney Ferdinand Tupacio sapagkat pinangangatwiranan nila na ito daw pong si Apollo Quiboloy ay hindi po nagtatago sa kasalukuyan taliwas doon sa claim nitong si Apollo Quiboloy na siya na po ay nagtatago. Joining us now on Hot Copy, we have on the line the lawyer of Apollo Quiboloy and Arnolfo Teves Jr., Attorney Ferdinand Tupacio. Good morning, Attorney. Thank you for joining us. Yes, good morning, Ma'am Katrina, and thank you for the opportunity. All right, first, let's talk about Pastor Apollo Quiboloy. We understand that he already mentioned that he is in hiding due to alleged threats to his life. Can we confirm if the pastor is still in the country? Definitely he's in the country. He's not exactly in hiding, Ma'am Katrina. He is just taking precautions to ensure it. Siyempre, abogado yung nagsasalita kasi ayaw naman nilang palabasin sa harapan ng publiko na yung kanilang kliyente ay nagtatago na talaga. Ngunit, yan naman ang sitwasyon sa matagal ng panahon. May kaso po itong si Apollo Quiboloy dyan po sa Estados Unidos. At siya po ay wanted na ng Federal Bureau of Investigation since 2018 pa po. Hindi naman po kailayan na yung kanyang kaso, nakapost pa nga po yan sa internet. Ito po, papaalala ko lamang po sa inyo, most wanted Apollo Carrion Quiboloy for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. At ayon nga po dito sa latest na balita, pakinggan po ninyo, parang merong panibagong kaso na naman na kinaharap itong si Apollo Quiboloy dyan po sa Estados Unidos. Kinasuhan ng sex trafficking sa Amerika ang spiritual advisor ni Pangulong Duterte na si Pastor Apollo Quiboloy. Bukod kay Quiboloy, inaakusahan din ng ilang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name church. Ayon sa baliktanaw lamang po ito ha. Para lang po sa kalinawan, baka kasi ma-misinform ko po kayo. Baliktanaw lamang po ito, although newly posted lamang ng GMA Integrated News. Kasi ang titulo, mga issue ni Quiboloy. Yung kaso, I stand corrected, ay matagal na po. Yan po ay nung panahon pa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, in particular, sometime in 2018. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa Baliktanaw about sa mga issue ni Quiboloy. Nang re-recruit si Quiboloy ng mga babae na 12 hanggang 25 anyos para gawing personal assistants o pastorals at inaabuso kalaunan. 5 biktima ang pinangalanan sa kaso, 3 sa kanila mga menor de edad nang magsimula ang sex trafficking. Nangyari raw ang pang-aabuso mula 2002 hanggang 2018. Tinawag ng legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ ang kaso na vicious attempt. Kaya matagal na po ito. At taliwas din po yan sa alegasyon nitong si Apollo Quiboloy na ngayong panahon lamang ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, siya ay naginigipit at may kaso. Hindi po totoo yon. Panahon pa ng kanyang kaibigan na si Rodrigo Duterte, meron na po siyang kinakaharap na kaso dyan po sa Estados Unidos. Pero yung problema kasi dito sa Pilipinas, sabi nga po ng Department of Justice, matagal na palang may reklamo itong si Apollo Quiboloy sa kanilang tanggapan. Ngunit mukhang tinulugan po ito ng DOJ, probably na-impluensyahan ng Duterte administration kaya po hindi na-actionan. Pero ngayon, yan po ay nire-review na ng ating Department of Justice at tinitingnan na kung yan po ay iaakit na sa particular sa korte. Ano? Kasi syempre, alam naman natin yung proseso, determination of probable cause muna bago po maiakit yan sa korte. Balikan po natin ang interview dito po kay Attorney Ferdinand Tupacio.
his safety. Because self-preservation, according to the Supreme Court, is the highest law. All right. Attorney Topacio, we understand that the pastor made several allegations, hard-hitting allegations, against the president, against the United States, against the FBI. Paalala ko lang sa inyo, ha? Ang nakakatawa at nakakagalit na allegasyon itong si Apollo Quiboloy, particular sa ating Pangulo at Unang Ginang, ay gumagamit daw po sila ng illegal na droga at nagsasagawa pa raw po ng sex orgy. Alam niyo po yon? Hindi ko na, baka mayroong mga batang nanonood sa atin, pero sa termino pa lamang, hindi na po maganda. Tapos sinasabi din po nitong si Apollo Quiboloy na ang Pangulo at ang iba pang mga nasa gobyerno sa kasalukuyan ang nasa likod daw po ng maaaring gawing liquidation sa kanya. Yan po ay mga hindi ko mawari kung epekto po ba ng problema na kinakaharap niya, epekto po ba ng kanyang maaaring hindi na maayos na kaisipan. Kasi ang mga katagang nagmumutawi sa labi nitong si Apollo Quiboloy sa nakalipas po na statement niya ay talagang hindi po masasabi ng isang matinong tao. Alam po ninyo, kung ikaw ay matinong tao, hindi mo sasabihin ang mga ganong kataga. At yan ay maliwanag na panlilin lang sa kanyang mga supporters na hanggang sa ngayon, naniniwala pa rin na siya ay talagang inosente sa mga akusasyon laban sa kanya. Anyway, given the benefit of the doubt dito kay Apollo Quiboloy, siyempre, makakapagsabi lang naman kung siya ay may kasalanan o wala ang ating korte. Hindi rin po masasabi yan ng ating Senado. Ngunit ang punto, pinapatawag ka ng Senado sa isang lehitimong pagkakataon. Yan po ay mandato ng ating mga senador na kung kinakailangan, magsagawa po sila ng hearing in aid of legislation para po makapag-come up sila ng mga pulisiya na makakatulong po sa ating mga kapwa Pilipino. At kapag ka hindi ka po dumalo dyan, katulad ng pinaliwanag natin kanina, maaari kang puwersahin sa pamamagitan ng supuena ad testificandum at ganoon na nga ang nangyari. At kapag ka hindi ka pa rin dumalo, in particular sa March 5, sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, ikaw ay kanyang iko-contempt at you will be arrested. Ang tanong, magpapakita kaya si Apollo Quiboloy? Probably, baka hindi na po magpakita yan. Kasi ang galawan nitong sina Quiboloy at kasama na rin ang kanyang mga abogado ay similar with what happened dito po kay Arnulfo Teves. Alam niyo po si Arnulfo Teves, hindi po ito nagpakita na simula nung lumabas po ito ng bansa. At lagi niya lang isinasangkalang, katulad ng sinasabi nitong si Apollo Quiboloy, ang kaligtasan niya at ang siguridad niya sa kanyang sarili. Ganun na ganun ang diskarte nila para po iwasan ang mga pagtatanong na isinasagawa sa mga, sa particular sa Senado at syempre ang kagustuhan din ng publiko na malaman ang kanilang mga sasabihin pero sa harapan po ng publiko. Ito kasing si Arnulfo Teves, nagsasalita lamang ito sa kanyang Facebook page at ito namang si Apollo Quiboloy, yung pinaka-latest statement niya, hindi rin naman nagpakita pero in-upload lang din po sa kanyang mga social media accounts. Parehas na parehas ang galawan. Kaya kung nagawa ni Arnulfo Teves na hanggang sa makasabuhan ay hindi na nagpakita sa publiko, malamang sa malamang, ito pong si Apollo Quiboloy, maaaring makasuhan na rin po ito sa Pilipinas, pero hindi pa po ito magpapakita sa publiko. Baka patuloy na po itong magtago. Ngayon, kung siya'y magpakita, ako'y aamin sa aking maling interpretasyon o naging konklusyon. Ngunit sa ngayon, yan po ang ating iniisip na itong si Apollo Quiboloy, hindi na po ito magpapakita sa publiko maliban na lamang kung siya ay maaaresto eventually ng ating authority. What do you make out of these statements? Does these hold any credence to it? Well, these are statements that seem to be borne out by recent events because I don't think it is a coincidence that first they suspended the franchise of SM&I and now the House of Representatives wants him to go to a franchise hearing wherein
a franchise where he has not been taking active part in the day-to-day operations for several years. Then, close on the heels of that is a subpoena from the Senate. Okay. Now, reaction na natin yung binanggit ni Attorney Topacio na hindi daw siya active doon sa day-to-day operation ng SMNI. Naniniwala ba kayo doon? If you still remember, one of their anchor back then, si Mike Abe. Ano? Si Mike Abe, kilala naman po natin ito na talagang may paninindigan sa kanyang opinion. Kaya nga meron din po siyang channel at Facebook na Mike Abe Opinions. At doon po sa kanyang programa, ay sinambit niya ang kanyang opinion na hindi po umakma sa paniniwala nitong si Apollo Quiboloy. Ano ang ginawa nitong si Apollo Quiboloy? Live streaming po yun, ha? Live sa television at saka sa Facebook, YouTube channel at iba pang mga social media accounts nila. Tumawag si Apollo Quiboloy at kinontra ang sinasabi nitong si Mike Abe. Kaya nga nauwi po ito sa walkout ni Mike Abe that time at eventually nag-resign po siya sa SMNI. Paano ngayon nila ipapaliwanag yon na itong si Apollo Quiboloy hindi nakikialam day by day sa operation ng SMNI? Eh yun pa nga lang pagkakataon na yon, nakialam na itong si Apollo Quiboloy. At saka ang sinasabi po kasi sa Kongreso, hindi sila naniniwala na itong pag-aari ni Apollo Quiboloy is just 1.5% lamang doon po sa share ng ownership dito po sa Suarasug Media Corporation. Kasi ang 95% shares ay mula po sa Kingdom of Jesus Christ. At yung Kingdom of Jesus Christ, alam naman po natin na pinamamahalaan po iyan nitong si Apollo Quiboloy. At yun po yung gustong linawin ng ating mga kongresista kung bakit po siya pinapatawag diyan po sa House of Representatives. Sa Senado naman, ang concern, meron pong mga nagre-reklamo sa kanya. At hindi lang naman ito isolated na situation eh. Nang naalala ninyo yung kulto sa Surigao, ipinatawag din po yung grupo ng mga kulto na yon at sila po ay inimbestigan sa Senado. Ang pagpaslang kay dating gobernador Ruel De Gamo at siyam na iba pa na ngayon ay mag-aanibersaryo na sa March 4 ay nangyari din. At kasalukuyan, nitong nakaraan nga lang pala, ipinatawag din po ng ating Senado sa pangungunan nitong si Senator Ronald De La Rosa ang mga resource person, kaugnay naman po ito sa pagkawala nitong beauty queen na Camille yata ang pangalan mula po sa Batangas na na-involve sa isang illicit relationship sa isang police major na police. Kaya bakit nila sasabihin na ito pong pagkakataon na ito ay ina-isolate lamang si Pastor Apollo Quiboloy o pinupolitika? Pero in fairness naman kay Apollo Quiboloy, hindi naman kasi maganda yung situations ng mga pananalita nitong si Senator Risa Ontiveros. Kasi she should be impartial. To be honest with you, to be fair with Apollo Quiboloy, mga tol, bilang committee chairperson, hindi ka dapat maging bias doon sa hearing mo. Ang problema kay Senator Risa Ontiveros, kaya nagkakaroon tuloy ng dahilan itong si Apollo Quiboloy na huwag pumunta sa kanyang hearing, ay hindi na po, thank you Camilon, ay hindi na po ito hearing kung hindi akusasyon na talaga direkta kay Apollo Quiboloy. Concluded na kasi sa isipan nitong si Risa Ontiveros na ginawa talaga ito ni Apollo Quiboloy. Yon ang problema. Kaya hinahamon tuloy sila na dalhin na lamang sa proper forum or sa korte yung mga akusasyon laban kay Apollo Quiboloy. Pero still, mananaig pa rin ang mandato ng Senado na magsagawa ng hearing in aid of legislation. At kung yan ay mauuwi sa pagkakaaresto nitong si Apollo Quiboloy, titingnan natin ngayon kung ano naman ang magiging desisyon dyan eventually ng Korte Suprema. Dahil nangyari na po yan sa nakalipas na panahon. Kung maaalala din po ninyo yung Parmali controversy, ipinaaresto po ng Senado ang mga opisyales po ng nabanggit na korporasyon at yan po ay dinala ng mga respondent doon po sa Korte Suprema.
at kinatigan po sila ng Korte Suprema at sinabi na hindi po tama ang ginawa ng Senado at inutusan po ang Senado na i-correct ang pagkakamali na yan at syempre eventually nakalaya din naman yung mga involved na tao dahil natapos na rin yung sesyon ng Senado that time. Pero ang punto, merong pagkakamali dahil hindi po naipagkaloob yung tamang due process para doon sa mga tao at yun nga po ay nauwi sa pagsasabi ng Korte Suprema na hindi po tama yung naging aksyon na ipaaresto yung mga opisyales po ng Parmalidil. At titingnan natin ngayon yan kung ito ay mangyayari dito kay Apollo Quiboloy. Pero pagpatuloy po muna natin ang sinasabi dito sa balita. There are talks of either extradition or rendition. So no one should blame the good pastor. Yan, isa pa. If he sees... Isa pa yan. Alam niyo yung salitang rendition, ito produkto ito ng mga pagbabasa na nila ng libro na babanggitin dito nitong si Attorney Ferdinand Topacio. Perhaps, bago magsalita itong si Apollo Quiboloy, napaliwanagan na yan ng kanyang mga abogado kung ano yung magiging statement niya. At sinambit kasi nitong si Apollo Quiboloy na merong rendition. At pagka hindi nga nangyari yung rendition, i-liquidate pa siya. Ano ba yung rendition? At ano ba yung extradition? Kasi binanggit nga ni Attorney Ferdinand Topacio eh. Ang rendition is a general term na kadalasang ginagawa para po ang isang tao ay mapunta sa jurisdiction ng isang bansa na nagsasagawa ng investigasyon o ng tinatawag na paglilitis. At ang pinaka-common na forma ng rendition ay ang tinatawag na extradition. Pero mali ang interpretasyon dito nitong si Apollo Quiboloy. Kasi ang rendition, parang sinasabi niya na ikikidnapin siya at siya ay ililiquidate. Hindi po ganun ang rendition. Kung titingnan po ninyo ang mga vlog, balita at panulat na may kaugnayan po sa rendition, isang halimbawa po nito ay ang pagkukustudiya sa isang nakakulong na individual. At mula sa custody na yan, dadalhin po siya sa ibang lugar which is hindi ganoon ka-restrictive yung due process at the same time yung karapatan partikular ng isang nakakulong. Ang pinakamagandang halimbawa niyan ay ang Estados Unidos. Pinapractice ito ng Estados Unidos before, I do not know now. Ang ginagawa nila, dahil nga po ang karapatan ng individual sa Estados Unidos ay napakataas, itatransfer po nila ito sa isang lugar na maaaring meron po silang influence or jurisdiction, pero ang umiiral na batas ay hindi po kasing taas ng pagpapahalaga sa karapatang pantao katulad sa Estados Unidos. Guatemala, kung hindi ako nagkakamali yung particular na lugar, i-correct nyo na lamang ako kung mali yung pagkakaalala ko, kung saan ang isang prisoner mula po sa Estados Unidos ay dinala, tinransfer po sa lugar na yon at doon po ininterrogate sa kaparaanan na hindi po inaalaw sa Estados Unidos. Yun po ang halimbawa ng rendisyon na hindi po mangyayari dito kay Apollo Quiboloy dahil in the first place, hindi pa po siya nasa kustodiya ng anumang bansa at siya nga po ay nagtatago. Sabi ni Attorney Topacio, hindi naman daw nagtatago. Pero whatever, kung ano man ang terminong gamitin nila, siya po ay hindi makita sa publiko. Ngunit sana, nandito pa rin po sa Pilipinas. Pakinggan po natin patuloy ang balita. Is an unseen hand in all of these developments. All right, but attorney, as a legal professional, does the pastor have any actual evidence to back his claims? Considering that if there are none, then you might be faced with more work on your desk should a defamation charges be filed against the pastor soon. Ito naman, yung mga defamation cases naman na yan, alam niyo, tingin ko di naman masasampahan ng kaso dyan si Apollo Quiboloy. Kasi unang-una, ang mga targeted individual niya doon sa kanyang almost 40 minutes audio statement ay sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa, si Speaker Martin Romualdez at yung
tatlong kongresista mula po sa Makabayan Block diyan po sa House of Representatives. Eh, yung mga yon hindi na yun magsasampa ng kaso. Tingin ko lang, ha? Kasi hindi naman mga onion skinned ang mga tao na yan. In fact, si Pangulong Bongbong Marcos, sa napakatagal na panahon, grabe talaga ang ginawang paninira po dyan ng mga kalaban sa politika. At hindi naman po pinatulan yon nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya malamang sa malamang, hindi po yan mangyayari. Yung katanungan po dito nitong si reporter ng ANC. In operations, rarely have any evidence, but it can be inferred from the pattern. Now, if there is someone who feels defamed, as we said, there are free to file charges in court, just like those. All right, so no word yet on the actual, let's say, for example, his claim that drones are being used to surveil his properties in Davao or in Mindanao, and no word yet on... Nakakatawa talaga pag binabalikan ko yung mga pahayag na yan itong si Apollo Quiboloy. I-refresh nga natin yung memory natin sa mga sinabi niya. Araw-araw daw sinusubaybayan ng CIA yung kanyang property. Mahigit sa 10 daw po ito. Nagpapalipad daw po ng drone at sinusubaybayan siya. Tapos sinasabihan niya pa na siya po ay kikidnapin, ililiquidate. Oh, kaya ang pahayag na lang ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa bagay na yan, natawa na lamang si Pangulong Bongbong Marcos eh. Ano, iparinig ko po sa inyo yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dyan. Ha? Sandali lamang po, kanino ko bang kaibigan na kita yun? Kasi live po tayo eh, pasensya na. At lahat po ng mga sinasabi po natin dito, bigla lang pong pumapasok sa isip ko ito. Titingnan ko lamang po yung titulo ng balita at antimano magla-live na tayo. I-expound na lang natin yung usapan. Kaya pasensya na kayo kung ngayon ko pa lamang po piniprepare yung mga pagkakataon na yan. Pero I will try to recall kung saan ko ba yun na ba nakita, ano? Yung mismong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos dito na nga lang sa YouTube. Sa RTBM Malacanang, in-upload po yan eh. Oh, RTBM Malacanang, tapos bago umalis si Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon ng press conference sa kanya, ang mga reporter. Tingnan nga natin dito, ito, media interview. Yan. Dito, in the middle. Trabaho natin. Dito tayo dito, banda. Yan. Yan. The U.S., the cases against him in the U.S. Were filed before I became president. Ah, Guantanamo? So, Guantanamo? I guess he's very worried. Was ascertained in Cuba yun, well, ano? Somewhere would, in Cuba. I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumip, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanya. Yan ang pinakatamang dapat gawin itong si Apollo Quiboloy. Pero wala eh. Minamarapat niya na sa ngayon iwasan ang mga patawag na yan. Ako, mauunawaan ko kung hindi siya dadalo sa Senado. Pero kailanman hindi ko mauunawaan kung hindi siya dadalo sa Kongreso. Kasi sa Kongreso, hindi krimen ang inaaligasyon sa kanya. Ano, ang paliwanag hinahanap sa kanya kung siya ba talaga ay magmamay-ari ng Swarovski Media Corporation. Sabihin niya lang doon na hindi totoo yan, okay na. Sa Senado kasi, napaka unfair ng situations eh. In fairness dyan kay Apollo Quiboloy. Tulad ng binanggit natin, si Senator Risa Ontiveros, hindi niya na po isinasagawa yung hearing na yan para alamin kung ano yung katotohanan. Kasi sabi niya, alam niya na yung katotohanan at pretty sure siya na ginawa na yan ni Apollo Quiboloy. Kaya nasan pa yung esensya sa hearing na yon? Kung yung dadalo ay
kinunclude mo na kagad o kinundem mo na kagad na ginawa niya talaga yung mga akusasyon laban sa kanya. Kaya okay lang yan. Hindi siya dumalo sa Senado, eh, maaaring ma-arresto siya. Pero sana dumalo ka sa House of Representatives sa March 12, Apollo Quiboloy. Ang problema, ito. Kasi kung hindi siya dadalo sa March 5, mauuna eh. Eh siyempre, iko-contempt siya nitong si Risa Ontiveros at lalabasan siya ng warrant of arrest. Paano pa siya makakadalo sa House of Representatives kung meron siyang warrant of arrest? Diba? Eh pagka dumalo siya sa House of Representatives, i-implement ng PNP ngayon yung warrant of arrest sa kanya mula sa Senado, arestado siya. Kaya malamang sa malamang, hindi na talaga dadalo itong si Apollo Quiboloy.